Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, matapos ang pagtanggap ng award ng ating pambato bilang isa sa mga Boxer of the Year mula sa Ilordi Boxing Awards ng Sabado na ginanap sa Okada, Manila, ay ang ating much-awaited final announcement sa kanyang laban ng kanyang promoter ay naganap na din ng Linggo doon din sa Okada, Manila. Kaya back to business na ang ating idolo, General Cuadro Alas Casimero. Nasa Cebu siya ngayon at nasa Omega Boxing Gym para patuloy na mag-training para sa nalalapit niyang laban. Magaganap ang kanyang laban sa May 13 taong kasalukuyan at ang venue ay sa Okada, Manila. Nagpasilip ng kanyang sparring ang ating idolo at makikita natin na swabe na ang mga galawan ng ating idolo. Footwork, lateral movements at mga combination na swabe, nakikita na natin. Siguro nasa 80% na ang level ngayon ng kanyang kahandaan. At makikita din natin nakatutok talaga ang kanyang promoter na si Masayuki Ito sa sparring ni Cuadro Alas. Dati din kasing world class boxer at world champion ang promoter ng ating pambansang Angas ng Pinas. Champion si Masayuki Ito sa super featherweight division mula taong 2018 hanggang taong 2019. Ibig sabihin, nakatutok siya hindi lang dahil namamangha siya sa galing ng ating pambato, pero nakatutok siya dahil alam niya kung ano ang dapat tignan sa isang boxer at bilang isang dating world champion, marami siyang maibibigay na advice sa kanyang prize fighter na si Cuadro Alas. Samantala, nagkaroon ng diskusyon dahil sa usaping ring announcer. Correct me if I'm wrong, parang nag-apply ang isang kilalang vlogger na maging ring announcer sa paparating na laban ng ating idolo. Doon nagkaroon ng negative na dating sa ating mga solid Cuadro Alas supporters. Isa sa naglabas ng kanyang saloobin ay si Boss Buds Arateles na halos maiyak-iyak na nilalabas ang kanyang saloobin. Kayo mga kasolid Cuadro Alas supporters, ano ang inyong opinion sa usaping ito? Sa ganang akin, kung ako lang ang masusunod, huwag na siya i-consider ng promoter ni Cuadro Alas. Kasi sa aking opinion, parang naging instrumento din sa paninira sa ating idolo ang kanyang programa. Yes, trabaho niya yon, but being the owner ng programa, you have the final say to stop someone na masyado ng toxic sa iyong programa. Pero hinayaan mo na lang, ibang usapan na yan. Ang usapan ay parang babagsak sa if you can't beat them, join them. Yan marahil siguro ang nakita. Kaya ang pananaw ng ating karamihan ng mga solid supporters ni Cuadro Alas ay negative ang dating ng pag-a-apply ng malaking vlogger na ito. Balik tayo sa magandang balita sa nalalapit na laban ng ating idolo. Napapabalitang magiging undercard si Prince Albert Pagara at Carl James Martin. Good news yan dahil explosive fighters ang dalawang ito. Samantalang inyong napapanood ngayon ang kunting video clips ng laban ni Filipos Ngintimbua. Mahirap. May maayos din na galaw, makamay at medyo masipag sumuntok. At ang footwork at lateral movements okay na rin. Pwede na rin siguro. Pero sa aking opinion, kung ganyan lang ang magiging galawan niya sa araw ng laban kontra sa ating Cuadro Alas, mukhang malabo pa sa pagputi ng uwak na mananalo siya. Dahil hindi magiging happy memory ang pagpunta niya sa Pilipinas kung hindi niya gagalingan. At nakakatakot pa dahil ayon sa ating pambato, nang tinanong siya sa press con kung pagbibigyan niya ang kanyang kalaban at medyo pahabain ang laban, ang sagot ng ating idolo, ayaw niya na pinagpapawisan siya sa laban. So alam na this, kung di gagalingan ni paring Filipos, easy work ang mangyayari sa kanya sa laban. Mga kaibigan at katropa, maraming salamat. At sa mga bagong sumusuporta sa aking channel, thank you so much. At sa maliligaw, baka pwede naman mahingin ng inyong suporta. Maraming salamat.